McDonald. Kami akan tuliskan ini. Kami akan tuliskan ini. Kami akan tuliskan ini.
Hi guys, welcome back. Actually guys, yung question dito is, ano lang tip ako sa bagay ko. Hey guys, today's video is, I will be sharing facts about me. So, 33 facts about me guys, i-share ko sa inyo. First is, yung real name ko is, Catherine Ora is araw-araw. Kaya yung screen name ko sa Facebook, halos lahat ng sockpet ko is eat everyday. Bakit everyday siya? Because nga yung surname ko is araw-araw. And then, pinangin ako sa labos, eat. Laging mong isaya ako guys. So, alam din na alam daw yung sa video na to is sabi ako ng Tagalog kasi yung video ko is matigas na isaya ako. Yun. And then, my birthday is June 4, 1988. So, 30 years old na ka guys. 33 is just a number, diba? And then, tatlo kami magkakapatid guys. Media child ako. Ito ko yung guys, sabi nila yung kapag media child ka daw, yes, ano daw? Pwede. And then, number 5, facts about me is single mother ako. Yes, single mother by choice. So, yes guys, ito ko, single mother ako. May anak ako. May anak ako. 11 years old. And then, yes, in relationship ako guys. So, hindi ako kasama sa sana all, sana all. Yes guys, may jowa. Then, yung favorite color ko guys is favorites kasi marami sila. Gusto ko ng pink, yellow, and black. Yes, hinilig ako ng pink color. And then, fact number 8 sa akin is, nanghilig ako ng hindi ako sa spicy. So, di ba, nakita niyo sa last video ko yung makain din na pizza. Grabe, grabe guys, yung tabas ko guys, kaya ko gulusin yung mga version. Siguro kaya ko. Hindi ko alam guys, natin ko guys, hindi ako sa spicy. And then, hindi din ako sa mga alat. I don't know. Weird ba yung gano'n na taste guys? And then, fact number 9 is, yes, nung nag-aaral ako ng college guys, is working student ako. And then, actually, ano lang, vocational course yung ginawa ko. Nursing aid. And then, mahilig ako makinig ng ano guys, worship song. Kasi, di ba, nakaka-good vibes talaga kapag makinig ka ng worship song. Fun fact number 11 is, mahilig ako puyat. So, aminin nyo guys, kayo rin. Mahilig tayo mapuyat. Lalo na yung mga... another fact about me guys is, yung wala lang papa guys. Last year is, umano siya. Yes guys, nakakasad. So, wala akong chance ako sa, sa Pinas para, you know, nasabit guys, of course, sa Pinas. Kaya, bigyan man ako ng chance na maibalik pa ang panahon. So, ipiliin ko talaga na makabatid yung family ko, yung parents ko, yung anak ko para soon. Another fact about me guys is yung biggest insecurity ko talaga is ano, patabain ako. Kahit may times na papayan ako and then babalik naman, natatabal naman ako, papayatan naman. Diba? Hindi ko sa papayan. Kaya yun talaga ang biggest insecurity ko. Kahit konti lang yung kinakain. Another fact about me guys is ano, gusto kong mag-travel all around the world kasama ko yung anak ko at saka yung family ko. Siguro, if ever na ma-apply na yung panahon is yung first na balang ko ng travel is punta Korea. Actually guys, time pa kapag yung boyfriend ko is sa Korea. Yes. Another fact guys is, gusto ko ng favorite ko talaga yung balut. Siguro sa isang final is makaubos ako ng apat na balut. Yes guys, tapos may ano, may suka na spicy, tapos may asin. Grabe yung talaga guys. Another fact about me guys is, mahilig ako sa kape, mahilig din ako sa chocolate. Grabe guys, siguro sa isang araw, naka tea or glass ako ng coffee. Grabe talaga. Umabot na sa point na nagpapakalshake na ako. Palpitation guys. Grabe kaya sabi ng ate ko na kung hindi ko i-lessen ang pagpapapi is baka daw ako talaga ako sa mental hospital. Pero diba guys, grabe. Coffee is life. Mas masarap ako. Ang nagawin ako guys is okay lang sa akin na kumala na mag-isa. Sa ngayon guys, gusto ko na ako lang kumala na mag-isa na walang masama. Siguro mas kumbaga ba wala kang imamaya na tao na baka yung punta ko hindi niya gusto. Another fact about you guys is, bata pa lang ako, hindi niya talaga ako. Another fact about you guys is, gusto ko pa mag-anak guys, na isa or dalawa, diba? Eventually guys, it gets every time. Pag uwi ko ng Pilipinas, magandang gawa dito. Pag wala ng baby charts. Kasi guys, na-realize ko, hirap na bang isa lang yung anak ko guys. Kasi yung experience namin, nung hospital yung ano ko, yung papa ko, is, buti na lang talaga guys na ang tatlo kami magkakapatid. Kaya,
pagitan kami nagpapatay sa hospital. Ang hirap guys, isa ka lang din. May point na may emergency, sinunod makalangan mo. Grabe, and then yung mga financial guys, naka talaga, may ka, ano ka, may karamay ka. Bukan lang talaga guys, nandito kami. And then yung time na yun guys, is dapat talaga, doon sa hospital guys, meron tagapantay. Rotation yung tagapantay ba sa mga ko. Ay, mas ano yun guys, sa mga hospital. 1 month, almost 1 month siya sa San Pedro Hospital. Kasi grabe, grabe yung sakit niya guys. Kaya, yung kapatid ko, yung ate ko, na kakasabay pa lang ng work, is, ano siya, nag-design siya guys, kasi siya ang mag-employ sa amin, para siya ang makapokus sa kapatid ko. And then, yung kapatid ko, guys, nag-undip siya. So, ako nun, is, ako nag-continuous na nag-trabaho guys, para may masusay pang araw-araw. Then, that time, guys, is, nasaan ako, emotional, to work. So, yung sakot nun, is malaki talaga. Yung last work ko, sa company ko, yun. Okay. Alis trabaho ko guys, na biyaso kalis, alis emotional. Yung mga sisa, kasi malaki yung sakot. Kaso lang is meron yung relation, pero ikaw ay nakatama ka talaga, iba-iba ka. So yun na guys, yung plan to talk about guys, wala na akong ibang maisip guys, kasi yung video na to is ano lang talaga, on the spot lang. Kaya yung question na may share ko, kumbaga yung isip ko yun guys, super looking talaga. Ang sakit ng gulo ko. Guys, baka gulo nyo lang ha, magbili ng mga skincare product, lalo na yung mga yung mga kasamahan ko dito sa Hong Kong. Baka gusto nyo magbili ng mga ma'am, skincare, meron ako available. Meron akong ginagbenta.